Hi, mga langga, mga lalab, mga babes, mga babe, mga lablab, at sa patawag sa inyong mga darling diha. Don't forget to subscribe first my channel, Catherine Shatsi Mousy. And please don't forget to like and share. And also subscribe para naman makafollow kayo sa YouTube channel ko. Okay? So, ano na? Yung kanina, nagtrabaho ako, no, diba? Tapos kung hinatid yung anak ko. Kaya, nung nagtrabaho na ako, nag-break kami ng close friend ko na si Ate Lisa. Yun si Ate Lisa. Yan yung isa sa tumutulong sa akin na makatrabaho kasi ayaw kong mag-apply. Tapos, sabi ko, paano naman sa bahay? Wala akong pera, diba? Kasi binigbigyan ako ng asawa ko ng allowance. Pero yung allowance ko, sinasabi ko din sa isang video ko na, ano, na at tinatrabahoan ko talaga yon. So, hindi ako mahilig sa hinghingi, guys. Kasi mahiya din ako. Wala, hindi ko ba na-use ba? Di ba may ibang tao na okay lang sa kanila kasi asawa. Pero ako, iba kasi tayo. Di pareho. Siya pwede. Pero sa ako, parang hindi ko, wala sa ugali ko na manghingi ba. Kaya, kayod lang talaga. Kung pwede lang. Pero, pag maubusan na ako ng pera, kunyari wala na yung binigay niya sa akin na sweldo, ay sabihin ko talaga, wala na akong pera, so bibili na ako sa nito, kaya, pero isaulit ko talaga yung sukli, guys, kasi kahit magkano pa yung sukli, di talaga ang kinihingi sa akin, kasi may ako free na nga ako, kain, tapos, pero magbibili din ako sa sarili ko, ha, pero sa kanya, kakain din ako sa mga binibili niya. So, naano ako kanina kasi nag-break kami, tawa ng tawa ako. Taming naano ko sa kukuti ko kanina na, ano kaya? Ano tawa talaga ako? Wala ako. Nag-ano ako, trabaho ako. Parang, ano ba yan? Yung nasa isip ko, vlog na lang ng vlog. Pang nabaguhan, no? Natawa talaga ako. O, so, ito yung tema natin ngayon, ha? Gusto kong kayong patawanin at, uy, joke lang to, ha? Depende na yan sa inyo kung gusto nyo tutuhanin. Pero, guys, sa atin lang to. Huwag mong pagsabi. Maganda din magdala kayo ng balot. Kunyari, plastic, tupperware. Pasok nyo sa bag nyo. Huwag mong sabihin ako, ha? Ako yung nagbigay ng tip. Kasi paminsan, di ba? Sayang naman itapon yung mga, ano yung mga, kunyari, pumunta kayo ng fiesta, pumunta kayo ng birthday, paminsan yung iba maraming tao, yung iba namang walang pumupunta, kunti lang, isaya din yung ipamigay doon nila, alam naman natin yung mga fiesta, lalo na sa probinsya, di ba, pag pumunta ka ng probinsya, ma-invite ka ng kunyari, may mag-birthday, di ba, birthday o nabinyag, o mahilig ka pumunta sa mga fiesta, kunyari, ng fiesta, tapos yung ini-invite mo, nag-invite ka, kunyari ako sa nasa probinsya, nag-invite ka, tapos yung ini-invite mo, nag-invite na naman, yung ini-invite niya, nag-invite, kids nyo, na para bang, nag-ano na sila, parang, ano yan tawag niya yan? Networking! Okay, ito yung dapat nating, parang joke lang to, katuwaan, depende lang yan sa inyo, kung itutuhan niyo, pero guys, joke lang to. So, ang dapat nating sabihin sa kanila, dapat, walang ubuhan, dapat, yung kung may uubo, kunyari may umubo, kunyari lang ha, uy hala, nakakaano naman yan, hala umubo siya, my God! Kasi ngayon bawal umubo, mas nahihiya pa daw yung umutot kaysa umubo. Guess nyo, totoo ba yun? Ewan ko lang no, baka sa kanila, pero ako mautot man yan uubo at nakahiya talaga guys. So, dapat, pag umubo tayo, ganito na lang gawin natin. Para naman, yung virus, kunyari, di natin alam. Para hindi mag-spread. Mas maganda, may mask din. Dapat, kung pupunta ka ng fiesta, panatiliin sana na healthy, di ba? Di natin alam kasi kung may virus tayo. So, ito yung mga tip na mga joke-joke natin. Dapat daw, pag umubo, dun daw yung bisita nyo, pakainin sa labas. Hello, pwede ba yun? Pwede! Pero, nahiya ka naman magsabi. Dapat, sabihin mo, kasi may pupunta na bisita na, ano, na kasin ko papunta, pwede pa doon ka nalang
kumain sa labas, ganun. Pero huwag mo nang payain, kawawa naman, eh di nga wala ngayong virus. Umubo lang kasi paminsan sa weather, kunyari na ulanan o yan, wala pa yung virus. Sana lang nga. Kasi di ba dapat kung umubo daw, sa labas daw pala pakainin kawawa naman. Dapat daw pag may lagnat, dapat, eh kung maglagnat kayo, kasi yung iba may lagnat na, pumunta pa ng fiesta, pumunta pa ng birthday, pumunta pa ng binyag, ano ba yan? Di ba nyo alam na yung mga ganun o kaya may diarrhea, sorry kung may kumakain dyan, patawad ha. Eh, sa amin dito sa Germany, di yan pwede yung mga ganun. Yung magka-LBM, ka-LBM na lang, hindi naman misero bastos. Kaysa ano, eh, sinabi ko na, para sa amin ganito, ganyan, pag ka-LBM, dapat hindi yan lalabas sa bahay. Para kasi yung virus eh, na makakahawa din. Kaya, kung magka-LBM, magkasakit ka, huwag ka nang pumunta sa fiesta, o birthday, o ano, binyag, ganun, huwag na. Stay na lang at home para naman na di ka makakahawa, ha? Eh, baka may next year pa naman eh. Lalo-lalo na sa fiesta, di ba? O kung ano nyo, kung kunyari, pupunta kayong fiesta tapos na ano nyo na, ay, ang sakit pala ng, ano, ng lamunan ko. Eh, narinig ng ano, narinig ng may-ari sa bahay na pinupuntahan nyo. Ay, siguro ito, may sakit ito. Para naman, labas ka na naman pakakainin, my God, sabihin naman, nakakaya naman, tayo naman lang nahiya, diba? So, stay at home na lang, kung ako lang, stay at home na lang, kung mag-LBM o mag-lagnat ka, huwag nang pupunta sa pista, te, kuya, mga kuya, kung may representative kayo, kunyari, yung, oh, hindi ako makapunta, sabihin mo na lang yung kay kumari, kumpari, o kaya kay kuya, na ganun. Hindi ako makapunta, representative. Tapos yung pinadala mong representative, may dala din siyang sa kanya, kasi mahiya din siya, diba? So, kaya di natin inaasahan na marami yung tao na pupunta sa isang pesta o salo-salo, ganun. Kaya, guys, tip ko lang sa inyo, pag mga ganun, huwag kumpiyansa, guys. Huwag makumpiyansa. Kaya, sa panahon ngayon, maraming mga di natin alam na may virus. Eh, what if kung makakahawa yun, di ba? For safety, paano naman yung pamilya natin, di ba? So, dapat, kunyari, may fiestahan sa ano, fiesta, no? So, may fiesta. So, kunyari, yung fiesta sa August ba rin? August. Ano ba mga fiesta mostly? November 25, Santa Catalina ba yun? O sa August 29 o 30, di ba? Santa Rosa, de Lima, ganun. Tsaka sa iba pa, yung mga piyesta pa dyan, mga May, ganun. St. Joseph, o di ba? Mga ganun mga fiesta. Kunyari lang po ha, huwag nyo namang seryosuhin. Ang atin ng patawa ba? Pero guys, sabihin ko lang sa inyo, pag pumunta kayo, ay kating-kating na talaga yung ano ba katinyo? Yung paa, di ba? Sabi nila, pag yung paa mo ay may nunal, totoo ba yun? Ako hindi ako maniniwala. Kasi may nunal din ako sa paa. Di ko lang ano, baka ano yung makikita nyo. Pero guys, hindi ako maniniwala. Kasi may nunal din ako sa paa, pero hindi ako lakotsera. Ano lang, nasa bahay lang talaga ako. Yung nag-work na ako, bahay, gym, bahay o kanya, mostly Sunday, simbahan, cinema, ganun lang talaga, boring yung life ko, ano? Pero guys, balik tayo sa fiesta. Kung kunyari may fiesta, ang laki ng place ng bahay nyo, di ba? Malaki kasi, di naman kayo, mostly kasi pag probinsya, kahit ano, isang tao imbitahin na maraming pupunta, di ba? Guess nyo? Feel nyo na yan, oh, di ba? Relate din kayo, di lang ako. Kasi, ako din, na-try ko na din na pumunta ng fiesta, mahiya talaga ako na ako lang mag-isa. Kaya magdala din ako. Pero naman, guys, sasabihan ko naman yung pinupuntahan ko o pupuntahan ko na, pwede ba magdala ako ng isang, di ba, buddy? Kasi, boring din. Alam natin na, pag ano,
pumunta tayo sa fiesta. Kunyari, di ba? Boring, tapos ikaw na mag-isa. Tapos, guys, ako guys, usually, pag pumunta ako ng fiesta, tutulong talaga ako guys, or birthday sa mga kaibigan ko. Take note kung sino mang mga kaibigan ko dyan na alam nila. Hi guys, shout out din sa mga kaibigan kong maganda, mabait, mga gwapo. Maghuhugas talaga ako ng plato. Kasi guys, kawawa naman yung pinipistahan natin. Dami na nga silang bisita, tapos di ba dagdag pa tayo. Doon nahiya sila, pero happy din sila na tayo nakatutulong sa kanila. Maganda yung nakatutulong guys. Pag nakatulong tayo sa kanila, ang gandaan ng pakiramdam nila. Bakit? Stress kaya yung mag-party ka, tapos wala kang katulong, o yung iba, dami ding dinadala na mga kaibigan, mostly mga, diba yung mga matatanda din, sorry ha, pero mostly, ito talaga yung reality natin pag piyesta. Invitein mo yung isa, yung ini-invite mo, magdadala na naman ng isa. Yung ini-invite naman isa, dadala naman. So, kaya yan na parang networking, ano? Guys, huwag nyo namang masamain yung sinasabi ko. Reality talk to, diba? Pero guys, pag may mga ganyan, lalong-lalo na sa ibang bansa natin, kunyari sa probinsya natin na gusto talaga natin mag-celebrate ng birthday o paminsan piyesta. Kasi may nakikita din ako mga nag-celebrate ng piyesta o kaya ano patago, pero makita mo naman sa picture, no, yung iba. Pero dito, iba sila lang nagpipiesta, parang family na lang because sa social distancing ngayon nga, di, lockdown pa, kawawa talaga. Kaya, kunyari lang ha, kunyari lang to, huwag niyong seryosohin. Kasi sa panahon ngayon, may virus pa, wala pang nakakabigay ng gamot sa vaccine na ngayon, wala pa. Kaya nga, sa amin, worried ako sa Cebu, ni, kasi naman, lahat naman talaga, all around the world ngayon ang may virus, di ba? Di lang isa, di lang sa Manila, di lang sa Cebu. All around the world nga eh. Kaya nga, salamat din ako sa area namin dito sa ngayon, sa Germany. Dito sa area namin, di lang kasi malaki yung area namin ngayon. Pero thanks God, we're always safe. But, paglalakad kami guys, pag malis kami, magmask kami, pag magbus, pumunta kami sa mga mall, ganun. Ano talaga namin, SOP talaga namin magtawag nila, moonshots. Yung moonshots, yun yung mask na ginagamit natin para safety din sa atin at sa mga tao. Kasi di natin alam yung umubo, diba? Kaya nga yung anak ko si Miko, ay guys, sabihin ko sa kanya, ay ka nga dito, huwag ka nga mag-ano sa kamay, hugasan yung kamay, magdadala talaga ako ng alcohol para di naman siya mahaano ba, di natin alam, oh, ito, excuse me, sa di lang tao ang Ginoo, diba? So, ang ako ay is, pag pumunta kayo sa mga birthday o the fiesta, di lang natin maano talaga yung iba. Ewan ko kung sinong nagbe-birthday o nagpe-fiesta na may ini-invite o di ba nag-invite, ganun. I-apply nyo na lang yung social distancing. Kunyari kumain siya dito. O, so ganun yung sa kabila. So yung ulo at ulo nila, di ba dapat 1.5 cm? O ito o the 3 cm o layo-layo sila o pero yung face niya diyan saka yung ulo mo ganito para hindi kayo mabubo siya doon lang siya mabubo kasi mabubo siya dito siya mabubo. Pero di naman pwede magkain na magmas di ba so wala yan sa ating katuwaan lang to ha si ganyan talaga ang buhay paminsan sa ngayon nakakatakot talaga yung ano ngayon yung virus di ba ako nga eh takot maglumabas kahit ano kami dito. Pero okay lang sa amin na safety naman sa awa ng Diyos. Pero guys, kung bibigyan ka talaga ng Diyos ng sakit, kahit anong nasa bahay ka pa, mayroon ng mga binalita kahit nasa bahay nagka-virus, ano yan, diba? So, nakukuha din yan sa mga binibili natin sa groceries. Kasi yung nabasahan ko sa news is, yung isang babae, hindi lumalabas. As in guys, sirado yung lahat ng bahay niya. Lumabas lang siya para mag-grocery. Ano nangyari? Ending is nagka-virus. Kawawa si ate. Pero I hope guys na okay na din siya. Kasi parang naano ko update siya kanya na COVID-free na siya. Pero di naman yung ano, di naman yung ano, okay na. Kawawa naman si ate na nandun lang sa bahay. Tapos, oh my God!
diba, nagkasakit na. Di, ano din sa kanila, depressed din sila kasi ginagawa nila yung lahat para hindi magkasakit. Pero ang nangyari, nagkasakit pa din. Bakit? Di natin alam kung saan ang galing at paano ka nagkakuha ng virus, diba? So, kung ganun man lang, tapos hugasan lahat at mag-pray tayo kung anong binibili nyo o anong nasa, na salamuhan nyo sa grocery, yung mga tao. Pray natin na sana, sana man lang, walang makasalamuha o nahawakan mo na may virus. Sana lang po ipagdasal natin na safe tayong lahat palagi at di tayo magkasakit. Kasi, diba, ang mahal-mahal ng sa hospital, mag-virus pa. Wala nga tayong maikain, wala tayong mahinda sa pagkainan natin. Kawawa pa tayo sa hospital dahil tayo lang mag-isa, walang pamilya. Tapos yung iba na namatay, oh, rest in peace. Oh God, siguro time na nila yon. Kasi kahit at sinabi ko nga, kahit ano pang gawin mo, kahit mag-safe ka pa palagi, mag-wash ng hand mo, mag-bathe, maligo, lahat na lahat. Pag ibibigay talaga sa'yo ang sakit, si God ang bahala talaga. Kaya pray lang tayo, God, na Lord, sana sa paglakad natin, palayo po tayo sa mga taong may sakit, na safe tayo, palayo tayo sa mga aksidente. Ako nga, guys, grabe. Hindi ko nga naano ha, last 2 weeks ago, na-disgrasya din ako sa bike. Buti na lang na ano na yung kamay ko, hindi ako napilay. Na medyo naano lang siya sa pag, parang lumangoy ba? Lumangoy na walang tubig. Nagtatawa lang ako. Sabi pa ng kaibigan ko, kasi trabaho, di ba trabaho? Sabi ko sa kanya, hello! Sabi tawag kasi si Ate Lisa, yun yung pinaka-sweet namin na kaibigan na tinuturing talaga naming ate dito. Kasi mabait yan, guys. Grabe si Ate Lisa. Ano yan siya? Siya yung pinaka-mabait, matulungin sa lahat namin dito. Isa yan siya. Caring talaga yan si Ate Lisa. Ate Lisa, shout out sa'yo. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa'yo, nakatrabaho ako na walang sawa kang nagpursige na. Almost 1 year, di ba? 1 year man siguro plus na nag-ano ka sa akin, napatrabaho. Sabi ko, ayoko kasi may trabaho ako. Ganun. Sabi niya, ate, sige na. Sabi ko, ay, sige, submit. Nagtatanong lang ako sa kanya na may vacant. Kasi may trabaho ako sa asawa ko, di ba? Kaya lang sabi ko, matanda ng mama ko. Alam ko, one day, kahit yung pera na pinadala ko sa mama ko, na yung sister at saka brother na nag-take care ng mama ko, one day, kulang pa yun. Dahil yung mama ko, 85 years old na. At anytime, magkasakit yan, malaki ang gasto. Sabi ko sa asawa ko, trabaho ako! Bakit ka magtrabaho? Hindi mo kailangan ng pera. Sino bang di nang kailangan ng pera? Diba guys? Sabi niya, may pera ka. Sabi ko, oo nga, salamat. Kasi pinagtrabahoan ko yun sa'yo. Kasi ako yung nag-file ng mga papers niya, kung ano yung ipagawa niya, ako yung nagtatrabaho. Kaya nga, sabi ko, kulang to, diba? Sabi nila, makontento ka kung anong meron ka. Pero guys, pag ganito, sabi ko sa kanya, hindi ako makontento. Kasi sabi ko, kulang to. Kasi magpadala pa ako sa bahay, sa mama ko, para allowance niya. Tapos, may mga tao pang, may mga pamangkin ko pang, dapat yung mahingi ng extra. Kaya sa mga taong, sorry ha, pero kung sino man kayo, sorry, sana naintindihan niyo ako. Dahil, di lang po isa yung binigyan ko ng tulong sa trabaho ko. Sa pamilya ko, yung mama ko dati, tsaka yung mga pamangkin ko at kapatid ko na nangangailangan ng tulong sa akin. Kaya kung may mga nanakit kayo sa akin dahil hindi ako nagpautang, pasensya. Kasi di ko po kayo, di lang ako, mag-isa lang po ako. Marami kayo at marami din akong tinutulungan. Kaya sorry guys, pasensya na. Kung sino man yung nag-block sa akin dahil hindi ko kayo pinautang, pasensya, sorry. Sana maintindahan mo, okay? Peace. Tapos, ito na nga. Balik tayo, guys. Kasi parang magdrama. Ayoko nang magdrama, guys. Grabe.
Magjo-joke na lang tayo, di ba? Yung sabi ko sa'yo, so, ito na yung mga taong magpunta ng mga fiesta. Dapat, i-comply nyo! I-comply nyo! Sabi ni Kim Chu, bawal lumabas, bawal lumabas. Pag sinabi mo, pag-comply mo, so, ang mamistahay daw, dapat mag-comply para sa pakals, este. Para makapasok sa classroom. Excuse me, di classroom. Sa bahay na pupuntahan nyo. Joke lang. Kung pumusta kayo sa bahay nyo para iwas virus, magdala kayo ng medical certificate. Certificate na nagpaano na hindi, wala kayong virus. I-comply nyo yan. Oh, if nakakomply na, pwede ka nang pumasok sa bahay ni kuya. Eh, ano yung kuya? Para naman yung, oh my God, Big Brother, bahay ni kuya! Hindi, bahay sa pupuntahan nyo. Kanyari, lang kung right, lang yun ha, grabe naman, magpista lang o mag-birthday, magdala talaga ng health certificate na to prove that I am virus-free, wala akong coronavirus, yun lang. Tatatawa talaga ako. Oh, baka na ano, ako lang isa, kasi yung anak ko, pinatulog ko! Guys, kasi mas maganda yung pinatulog. Ako, may aalis din ako maya maya. Kukunin ko yung ano, may kukunin ko yung in order ko ng sapatos. Maya maya ko lalakad ako para i-open ko yung ano, kasi wala ako dito. Tapos yung ano, yung papel, di din ano, o sige, walang tao. So, kukunin ko yun para ma-open nyo yung ano, di ba yung first video ko nakita nyo? Oh, di ba? Yung gano'n, sabi ko, guys, pasensya na kayo. Kasi, nandun ako sa kabilang bahay, hindi ako maka-voice out. Alas tres na ng umaga, hindi gising pa ako. Yung voice ko talaga, as in guys, nang lamig talaga yung pa ako. Grabe, hindi ako nakatulog. 5 o'clock in the morning, grabe. Gising pa rin si Inday. O sige ha. Yun na yung tip ko. At guys, kung pupunta kayo sa, ano, sa pupunta kayo sa mga birthday, ano ba yan? Binyag, fiesta. Huwag kalimutan ang magdala ng plastic. Bring. Para makag-bring home. Guys, huwag naman kayo mag-bring home. Kunyari, mag-bring home, mag-bring home pa kayo na kunyari yung pinupuntahan nyo. Ano lang yung handa nila. Diba? Kunyari may pumunta kayo tapos gusto nyo mag-bring home. Kasi ito kasi yung sa mga mamatanda. Sorry mga lola, lolo, ate, kuya. Diba usually nakita ko kasi nang pumunta ako sa fiesta, may iba na grabe talaga maghandaan. Okay lang yun. Balot. 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 Magbalutan tayo sa parang palutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. O, i-comply nyo na. Para makapalot, bring your own plastic. Pag may tira-tirang pagkain, kunyari, wag naman yung parang lamaw na parang pwede na sa litsyo, sa baboy. Wag yun. Yun bang tipong marami pang siyang hinahanda at pwede ka pang kasabi, may bisita ka pa ba? Pwede ba? Kunti lang. Sabihin naman yung pinuntahan mo, kuha ka dyan! Pero guys, pag sinabi na, tip ko sa inyo ha, pag sinabi la, may bisita pa ako. Ha? May bisita ka? Sige. Huwag nyo nang pilitin sarili nyo na, ay sayang, di ba sayang na? Hindi yun sayang, kasi ang importante na nakakain ka sa pinupuntahan mo. Yung ano, yung bring home mo, o kaya take out, na tinatawag natin take out, o bring home, ano pa yan. Extra na yan, pag extra, meaning pag madami siyang hinahanda. Pero guys, pag maliit lang hinahanda, huwag na mag-binhong. Nagdala lang nga kayo, ay sorry, kumain na nga kayo, magdala pa, so huwag na. Ako, kung nakita nyo sa video ko, na nung birthday ng anak ko, last February, na nagpakain ako, okay lang yun kasi ang dami naman talaga, aanin ko yung litsyo at saka ibang ulam, di ba? Much better na to share your blessings to other people. Because ganito kami dito sa
ano sa Germany, mga Pilipina mag-get-together. Dalahan guys, dalahan. Kasi di namin makain ang lahat. Diet din mga Pilipina dito. Kakain lang kami pag birthday. Kaya may mga birthday papunta doon, ganun. Pero kami din, magdala din kami ng makakain para bang paminsan mag-share ng mga foods, ganun. Doon kami, yan, ganyan kami dito. Dito magdala ka ng food, o siya magdala ng food, o paminsan, gift na lang ibibigay namin. Uso sa amin yan, yung parang give ka, take ka, give. Huwag naman yung take ng take, dapat give and take para naman maganda. Mas maganda yung ano, pag mag-party, kain lang, tingin mo kung may sobra, pwede dala. Pero wala, wala na, yun lang. Okay, end ko na yung ano to, nung yung video ko to, ha? Kasi aalis pa ako, diba? Pupunta pa, may kukunin pa ako sa ano, may kukunin pa ako sa post. Ano yung post na? Siguro yung oras na. Oh, may kukunin pa ako sa post, guys. Yung, ano, yung package ko na in-order ko sa online, sapatos. Mamaya, makikita nyo, ha? Ipakita ko sa inyo sa next video ko. Kaya, thank you so much for your time. And, please, mga lula, kung sino mang mga may Facebook, o kaya YouTube dyan, please don't forget to subscribe my channel, Catherine, Katya. My name is Catherine, and sorry ha, nalilito ako paminsan kasi my real name is Catherine. Catherine Veloso, and my channel is Katya Shatsi Mousy. Please don't forget to subscribe, like, and share. So, Katya Shatsi Mousy, bye-bye. See you. God bless us all. I love you guys. Thank you for your time. Bye-bye. See you next video. I love you guys. Keep safe, okay? Love you. Bye-bye.